sana ay mapatawad mo ako sa pagkakamali niyon. Nagmamahal, Anna. Nung panahon na tinawag mo akong kaibigan, best friend, I treasure those moments now. Nabasa mo na ba yung sulat ko? Ano palagay mo? Dahil sa isang sulat lang, mapapatawad na kita? Style mo, bulo? Tanggalin lahat ng pictures, display at memorabilia ni Madam Anna. Bak, ganun? Porque pa i-stop tayo ni Ma'am Sophia, ipagtatatanggalin na lang tayo rito. Hunter yun, pinipersonal tayo ni Sir Bobby. Hello, Madam. You need to come to the office. Anong nangyari sa opisina? It's Kuya Bobby. He's making mass layoffs. Sa kalanan ba kung bakit nawala sa akin ang toy company? Magbanat ka ng buto at huwag mo isisi sa akin ang lahat. Hunter! Oh! Wow! Napaka-reasonable naman ang kanyang niya ako. Stop it! Madam, you have to hear this. Nagtatanong lang naman ako kung realistic ba yung binigay na deadline sa amin eh. Pinahal niya ako on the spot. Ura-urada nagpadala ng memo. Effective today na daw ang pag-dissolve sa unit namin. Redundant daw yung function namin sa isa pang unit. Actually, nilipat lang naman yung trabaho natin sa ibang unit. Para ano? Makatipid. Tuloy. Naging dalawa yung trabaho bawat unit, pero ganun pa rin yung sweldo. Mama, Ma'am, sana naman po naintindihan niyo po kami. Sana naman po matulungan ninyo kami. Paano naman po yung mga pamilya po sa amin? Happy ang lakas mo sumuntok. Ulit eh. So, anong gagawin natin sa kanya? Gigisingin ba natin? Tara, gisingin na natin. Sige. Hey. Hindi ganyan pagising. Ano ka ba, Bart? Ikaw naman ito yung bubuo sa kanya, no? Para pagkagising, may maiinom. Ah. Jessica. 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 Uy, gising. Sige. Manugod ka na naman, ha? Sasapakin talaga ulit kita. Otto, uy, manong ka nga muna. Sorry, ha? Kasi naman ikaw, nanunugod ka kagad, eh. Hindi distilled water to. Tumigil ka, malinis. Pinakuluan ko yan, no? Are you trying to poison me? Agad-agad? Poison agad? Meron dyan lasong sa daga. Gusto mo? Sophia. Hindi pa tayo tapos, Sophia. You'll pay for this. I swear you'll pay for this! Kasalanan ko to eh. Nagsimula ito noong sinubukan kong ipilit kay Sophia na kunin tong kumpanya. Kailangan kong itama tong kailangan. Paano gagawin natin ngayon para mabawi natin tong kumpanya at mapatalsik yung mukong nababi na yun? Ay, sorry. Kapatid mo nga pala yun. Okay lang. Tama ka naman eh. Bagay na tawag sa kuya ko. Kailangan natin ang plano. Maganda at malita ang plan of attack. It's not like gusto lang tayo papasok sa kumpanya para kumprontain si Bobby. Ano? Sinasanda ni Bobby yung staff ko? Eh, pero pinag-usapan namin yun eh, na hindi niya gagalawin yung staff ko. Yeah, well, lahat na magpapaalala sa kanya tungkol sa'yo, tungkol kay Madam Anna, tinanggal niya. As in, lahat ng mga pictures ni Madam, yung mga laruan sa hallway, lahat. Teka lang, Bart, yung medical benefits ng, ano, contractual workers. Yeah, at least kalahati ng mga contractuals din. Fired na silang lahat. Sophia? Makasama si Ma'am Sophia! Si Sophia nga to. Saan? Sophia! Kamusta po kayo, Ma'am Sophia? Kamusta po namin kayo, Ma'am Sophia? Sana po kasi, Ma'am, hindi nyo na lang po binenta yung kumpanya. Sana po kayo pa rin po yung boss namin. Sigurado walang magiging problema at magiging masaya po kaming lahat. Di ba, mga kasama? Sayang, tama naman siya eh. Kasalanan ko naman ang lahat ng to eh. Kaya nandito ako para tumulong. Itatama ako yung pagkakamali ko. Salamat. Maiwan ko muna kayo. Kakausapin ko lang si Bobby. Salamat, Ma'am. Miranda! Sophia! What an unpleasant...
pleasant surprise. Nakalimutan ko nga pala ibilin sa guards na huwag kang papasukin pati na yung mga kaibigan mo dito sa building. Gusto ko makausap si Bobby. My husband? He's busy. Besides, wala siyang panahon makipag-usap sa mga scam artists na katulad mo. May usapan tayo, hindi ba? Sabi niyo aalagaan yung staff ko, bakit pati sila tinanggal ninyo? Well, what can I say? We have to make some amendments sa pinag-usapan natin. It's not like meron tayong written agreement, di ba? Ah, ganon? Sophia! Sophia, stop! Come on! Ilabas niyo ang dalawang yan! Now! Hoy, ikaw ah! Huwag pa tayo tapos na sila! Ikat pa tayo! Hindi ka talaga! Lali! Obviously, they're organizing a protest against us. They're organizing themselves against me? Lalabanan nila ako? Ako may-ari ng kumpanya, Miranda. And look who's right in the middle of it. Sophia? Wala na siya magagawa laban sa akin. She already signed the contract. Hindi niya na maaagaw sa akin itong kumpanya. Tinanggal yung mga benefits namin. Dahil pa po si Nisante. Mawalang galang na ho, ma'am. Eh, bakit niyo ho ba kasi ibinigay kay Bobby Ramirez ang kumpanya? Tingnan niyo yung ginawa niya. Kaya nga ako nandito para ayusin to eh. Nung ibinigay ko sa kanya yung kumpanya, parte na napagkasunduan namin na hindi tatanggalin ang benefits ninyo. Kaya lang hindi siya tumupad. Kaya ako na yung humingi ng dispensa sa inyong lahat. At huwag kayong mag-alala. Hindi ako titigil hanggat hindi naaayos tong gulong to. Salamat po. So, anong plano natin, madam? Paano natin tutulungan ang mga empleyado ng toy company? And paano natin papapagsakin ang boko natin kaya? Yeah. Kailangan natin konsulta yung si Leo Funashir. We will need a good lawyer. Para magpresenta sa union. Sali ako dyan. Sali. Malaki ang utang sa akin ng Bobby na yan. Niloko niya ako. Hindi siya tumupad sa napagkasunduan namin. Naaalagaan niya ang mga empleyado ng toy company. Glad to have you on board, Sophia. Madam, ililinawin ko lang sa'yo, ah, na nandito ako dahil may obligasyon ako sa mga empleyado ng toy company at sa kumpanya. Makikipagtulungan ako sa'yo, pero hindi ibig sabihin nun na magkasundo na tayo, okay? Deal. Okay, let's get this meeting started. Madam? Bago natin simulan ito, siguro nararapat lang na pasalamatan natin ang may-ari ng tahanan
na pinayagan tayong mag-meeting dito sa kanila ngayon. Malaki pa ako din si Mang Andres. Isang bagsak para kay Mang Andres! Ito naman si Bruce. Ano nga, may tutulong ko eh. Oh, sige, pasok muna ako, ha? Sige, Mang Andres. Thank you ulit. As I was saying, kailangan nating alamin kung ano ang main goal natin. Bart? Kailangan nating tulungan yung mga empleyado na tanggal. Ibalik natin sila sa opisina. Good. What else? Maibalik ang mga benefits natin hanggang ni Kuya Bobby. Pabagsakin si Bobby. O bakit? Di ba yun naman ang gusto natin mangyari? Pinsan naman kasi sa tono ng pananalita mo, parang gusto mo patayin natin si Bobby. Okay, tama si Sofia. Si Bobby ang punot dulo ng mga problema ng mga empleyado. So it goes na siya ang dapat natin pabagsakin. Hindi mo naman sinasabi yan para suyuin ako, hindi ba, madam? Of course not, Sofia. This is business. Now, tungkol sa pagpapabagsak kay Bobby, para magawa natin yon, we need the leverage. Isang bagay na pwedeng gamitin against him. Bart, Yanni, alam ko na mahirap para sa inyo to. Dahil kapatid nyo rin si Bobby, pero may natatandaan ba kayong kahit anong bagay na pwedeng gamitin laban sa kanya? So, madam, you mean a secret na itinatago ni Kuya? Ako alam eh. Are you sure na wala kayong naaalala na ginawa niya noon? A business deal or a past act? Diretsuhin mo na kasi. May alam ba kayong pang-blackmail kay Bobby? Sofia, blackmail is a strong word. Tawagin na lang natin negotiating tool. Hindi. Tawagin natin blackmail. Kasi yun naman talaga yun eh. Pag balibalik rin mo man, yun pa rin yun. Blackmail pa rin ang tawag doon. Nagpapaligoy-ligoy ka pa. Sofia, may I have a word with you? Pag-uusapan natin. Pag-usap na naman tayo, di ba? Ang gusto mo. What's your problem, Sofia? We're trying to solve a problem here. A problem that you created. Sinisisi mo ba ang lahat sa akin, ha? Sige, inaamin ko, kasalanan ko nga to. Pero nagawa ko yun dahil sa'yo. Dahil sa laki ng galit ko sa'yo. At kung pinigil mo, di ka nagpadala dyan sa galit mo yan. Hindi mapupunta ang kumpanya kay Bobby. Yes, I admit. Nagkasalanan ako sa'yo. Malaki. But Sofia, this is clearly not my fault. This is your fault. Now, kesa magbastusan tayo dito, why don't you just allow me to help you fix this? Sofia, anak, hindi ko sana gustong dumagdag na sa pinagdadaanan mo ngayon. Pero kailangan ko sabihin sa'yo na tama si Anna. Hindi kita pinalaki na bastos na sumagot at magsalita. Lalo na sa nakatatanda sa'yo at lalo na sa magulang mo. Kahit kaano pa kalaki ang galit mo sa kanya. Pasensya na ho tayo, hindi ko po sinasadya. Huwag kang humingi ng tawad sa akin. Humingi ka ng tawad kay Anna. Sa nanay mo, na paulit-ulit mo na nasagot na pabalang at nabastos. Are you okay, madam? Paano ako magiging okay? Pinalala ko yung away namin mag-ina. Hindi ako nakapagpigil. I should have controlled my anger. Hindi ako dapat sumabog ng ganun. Madam, di naman sa akin nakampiyang kita. Pero di mo naman sinasadya, di ba? Tama ka din kasi medyo di maganda yung sagot sa'yo ni Pinsan eh. Alam niyo, madam, tama to si Joker. Kasi kung dati nangyari yan, umpisang-umpisa pa lang, nagwala ka na. Inaway mo na si Pinsan. Pero hinayaan mo lang siya. Nagtimpi ka.
Ilang beses ka na nga niyang sinagot ng pabalang, pero tiliis mo lang. Kaya, nagbago ka na talaga, madam. Yup. Alam niyo, tama yan si Bruce eh. I mean, ang laki talaga ng pinagbago ninyo. Well, I should know, isa ako sa mga pinapagalitan niyo lagi dati. I mean, noon, hindi kayo ganyan. Hindi niyo pa nakikilala ang anak ninyo. I really hope na maging okay na kayo. Madam, pwede ba kita makausap? Sa sinabi ko kanina, I'm sorry. Nasabi man eh. Pero, madam, di ka naman kailangan humingi ng tawad. Ako yung dapat mag-sorry sa'yo kasi nabastos kita. Tsaka tama ka naman eh. Wala ka naman kasalanan. Kagagawan ko lahat ng to. Nagpadala ako sa emosyon ko kaya maraming tao ang nadamay. Madam, gusto ko itama yung gusto ko itama to. Pero hindi ko to kakayanin mag-isa. Kailangan ko ng tulong mo. Sophia, of course, tutulungan kita. Sisiguruduhin ko na maayos ito lahat bago matapos ang 100 days ko. Maraming salamat, madam. So, does this mean na pinapatawad mo na ako na hindi ka nagalit sa akin? Galit pa din. Pero di ba, ikaw na nga nagsabi na hindi tayo dapat nagpapadala sa emosyon natin. Tsaka mas may importante tayong kailangan gawin. Tsaka kahit naman nagalit ako sa'yo, pwede pa rin naman ako maging magalang, di ba? Okay. That's good enough for me. Salamat. Sundo na kami ni Madam. Ceasefire na muna at magtutulungan kami para ayusin itong gulong. Ayos! Diba? Now that we are united, kailangan nating pagplanuhan ang unang hakbang para matulungan ng mga empleyado sa kumpanya. And the first step, magpapatala tayo ng emisaryo kay Bobby. Hindi ka lang pala abogado, tagapagbayad ng piyansa o tagapagatid ng babaeng yon. Messenger ka na rin pala niya. No, kuya. Nandito ako para sa workers union. Gumawa na sila ng movement laban sa'yo. But, willing sila makipag-usap sa'yo. A dialogue. At bakit naman ako makipag-usap sa kanila? Ano naman mapapala ko kung makipag-usap ako sa mga pasulpang yan? Kuya, these are real people with families na binubuhay, mga anak na pinapaaral. Hindi ka ba nakawa sa kanila? Hindi ko sila sinabihan mag-strike. Desisyon nilang kumontra sa akin, sa owner ng kumpanyang to, and that's me. Yes, pero yung mga tao tinanggal mo, wala namang kasalanan sa'yo, di ba? Meron. Kakampi nila si Sophia. Oh. At yung iba, let's just say collateral damage. Come on, tumaan din tayo sa kahirapan. Hindi mo ba nakikita ang sarili natin sa kanila? Ha? What? No. Tapos na itong usapan na to, Bart. Marami pa akong dapat kausapin. Goodbye, Mr. Ramirez. Sana naman maayos agad itong problema na to. Dahil pag nagkataon, hindi ko mapapatawad yung sarili ko na dahil sa maling desisyon ko, ang daming mawawala ng kabuhayan. Pinsan, kung tutusin pala, alos pares kayo ng sitwasyon ni Madam, no? Ha? Ano yung sabihin? Yung may isang bagay siya na maliit, pero ang laki ng epekto sa buhay ng tao. Ikaw naman, sa isang ginawa mo, dahil sa init ng ulo mo, ang daming naapektuhan. Buong kumpanya, wala ng trabaho, ang daming nasira yung buhay. Hira ka naman. Eh, ba't mo hindi nitik-tik si Pinsan? Pinsan, hindi naman sa ganun, napagkukwentuhan lang. Kasi minsan hindi mo namamalayan.
Hindi mo naman intensyon na makasakit, pero nangyayari. Ang mahalaga, hindi mo intensyon. Kaya dapat, patawarin. Hello? Hey, Sophia. Sorry, pero mukhang hindi makikinig sa atin si Kuya Bobby. Pagkaramdam niya, wala tayong laban sa kanya. Ah, ganun ba? Sige, salamat, Barta. Sabihin ko kay Madam. Sige. Sophia, sino yun? Si Bart ba yun? Ano, nakausap raw ba niya si yung Kuya Bobby niya? Oh, Madam, eh. Kaso tulad na inaasahan na talagang ayaw makipag-usap ni Bobby, eh. Naku. Ano ba yan, Pinsan? Madam! Kailangan makita ni Bobby na seryoso tayo at may lakas tayo para makagulo sa kanya at sa kumpanya. Alam ko na kung anong kailangan gawin. We know you are not happy with the way Bobby is running the company, sir. Pareho tayo ng iniisip. Kapag hindi natin napigilan si Bobby, babagsak ang kumpanya. Paano naman ang mga board members sa kagaya ninyo? Paano na ang shares ninyo dito sa kumpanya? It's only a matter of time bago may isang papalpak sa inyo. Mapapag-initan. And eventually, mawawalan ng trabaho. We have to act now bago mangyari yun. This has got to stop. So are you with us? Hindi talaga bibigay si Kuya eh. Ma'am, kinakailangan na natin kumilos. Kailangan na namin mag-strike. Pero kung tumagal to, ano, kakayanan nyo ba? Payag ba kayo? Payag! Lalaban ba? As you can see, Mr. Tarpio, we have a lean but quite efficient team. Only the best people lang ang nire-recruit namin dito sa kumpanya to. Kaya if you invest your money in the toy company, you will be investing in the best also. Yes, I can see. Madam Ana was really a visionary. Na-insure niya na magiging maayos ang kumpanya kahit wala na siya. Well, if I may say, Bobby wasn't just her protege. He was also her main partner and main strategist in making this company the way it is now. Shall we, sir? You? The only difference na wala na ngayon si Madam Ana is our employees don't work on here anymore. Look, masaya na ngayon sila nagtatrabaho. Which means, better productivity. Pigil na naman, no full termination ng mga manggagawa! Ibalik! What's going on here? Hindi niyo pa break time, ah. Pati umalis sa mga posisyon niyo. Hey! I'm still talking to you guys! Alam ko na ang palabas. Bobby, I'm sorry. Simple lang ang hiling namin. Ang ibalik sa trabaho, hindi makataro ang tinanggal ni Bobby Ramirez. Ibalik! Paalisin mo yung mga tao yan sa harapan ng building ko. And do it now! Pero sir, wala po sila sa company property. Hindi po namin pwede gawin yun. Saka wala po sa jurisdiction namin. At ibalik ang medical benefits namin mula sa tulong ni Ma'am Sophia na tinanggal din ni Bobby Ramirez! Ibalik! 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 Han, kung magagat sa security people natin, sila na lang ang hindi sumasali sa walkout. Look, illegal ang ginagawa nila, Miranda. I should fire all of them! Nakakuha ko ng report mula sa department heads natin. 85% ng workforce natin ang sumali sa walkout. Mapaparalisa tayo pag sinisante mo silang lahat. Mga kaibigan, mga kasama, narito na ang tunay na may-ari ng toy company, si Miss Sophia Delgado! Kapitan!
Unang-una, gusto kong mag-sorry sa inyo. Dahil sa kasalanan ko, ang pagbenta ng kumpanya sa isang tao na hindi ko naman pala dapat pinagkatiwalaan. Si Bobby Ramirez! May kasunduan kami ni Bobby na kapag ibinenta ko sa kanya ang kumpanya, aalagaan niya kayo, ang mga empleyado. Paprotektahan niya ang mga karapatan at kabutihan ninyo. Pero wala pang isang araw nang mailipat sa kanila mag-asawa ang kumpanya, tinanggal niya ang mga dati kong tauhan bilang paggante sa akin. Tinanggal niya ang mga benepisyo na pinaghirapan kong makuha para sa mga contractual workers. Gusto kong mag-sorry sa inyong lahat. Dahil sa nagkamali ako, kasalanan ko ang lahat ng ito. Pero ipinapangako ko sa inyong lahat na ipaglalaban ko ang karapatan ninyo. Hindi ko hahayaan na maapi kayo dahil lang sa isang maling desisyon na nagawa ko. Lalaban tayo! Sophia! 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 Nakuhan natin yung simpatya ng mga tao. Good job, Sophia. Good job ka rin, madam. Ang next step ay kumbinsihin yung mga investors na ituro ng investment nila dyan sa toy company. Very good work. Ipagpatuloy mo lang ang pagmamanman dyan. Sophia, mababansin nyo na dinidiktaan si Sophia. Isang maliit na bata ang nagdidikta na sasabihin kay Sophia? That may be the reason kung bakit palaging kasama ni Sophia yung kapatid niya. Kapatid nga kaya talaga sila? Thank you.